Magandang araw sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Architect Albert Bersosa. At sa lahat ng mga architecture students sa buong Pilipinas na nanonood ng channel ko, welcome po. Mapaumaga, hapon, or gabi nyo man napapanood ang video tutorial na ito. So keep watching till the end. For today's video, ay itatackle naman natin ngayon yung part 3 ng structural drawing, which is yung paano paggawa ng roof framing plan. Pero bago po yon, ay bigyan ko muna po kayo ng mga importanteng tips or paalala, lalo sa pagde-design ng bubong or roof. Alam naman po natin guys na ang bubong ng bahay ay katulad po sa buhok ng tao, no, na pinaka shine and glory. So importante din naman po sa bahay ang mayroong matibay at magandang design ng bubong. Di po ba? So sa pagde-design ng bubong, dapat po ay iniisip po yung tatlong basic information na kailangan nating malaman, which is yung aesthetic, function, at yung tinatawag natin na strength, no? Importante po yun. So sa mga nakikita ko po dito guys sa atin sa Pilipinas, more on aesthetic na lang eh, no? Kasi yung iba nababaliwala yung ano, yung function, nababaliwala yung strength, no? So pagdating sa strength, minsan kuan yan, pag ginamitan ng gable roof o dos aguas, madali lamang pong tangayin ng bagyo niyan, lalo pag yung mga signal number 3, 4, and 5, no? Tapos, madaling pasukan ng init ng araw yung bubo, ay yung loob ng bahay, tapos madaling pasukan ng tubig, ulan, nagli-leak yung bintana kasi hindi na sasalang ng bubong ng maayos, no? Wala siyang eaves na bilang proteksyon. So isa po 'yun sa mga nakakalimutan po ng mga may-ari na nagpapa-design po, no? Lalo na yung mga katulad natin na nagde-design din kuan, more on show off lang, no? Hindi natin minsan naiisip yung comfort nung may-ari. Okay? So pagdating po naman po sa function, minsan yung mga iba may-ari ng bahay naglalagay ng roof deck kasi for social gathering, tapos minsan gagamitin na tambayan, minsan gagamitin na laundry area, di ba? Pero minsan dahil sa kamahalan ng ano, ng waterproofing process, minsan na sasakripisyo yung loob ng ating bahay, no? Minsan nagkakaroon ng leak, nababaha po yung loob ng bahay pag hindi maganda yung waterproofing. So yan din po yung kuan na medyo downside kapag nagpa roof deck po tayo. Kailangan magandang-maganda yung waterproofing po niyan, no? Tapos pagdating naman po sa aesthetic, pwede naman po tayo mamili ng kuan, no, magandang design ng bubong na hindi po nasesikripisyo yung safety tsaka yung comfort sa loob. Guys, tandaan po natin, no, hindi po tayo nagde-design
just to show off. Nagde-design tayo ng bahay para matugunan yung needs ni client, lalo na yung comfort. Yung bang pag ginamit niya yung dinesign natin, wala siyang irereklamo, diba? Yun naman ang mahalaga. Bigyan ko rin kayo ng isang example, no? Diyan sa parting Calabarzon, hindi ko na sasabihin yung one, yung pangalan ng chapter. Basta, nung lumakas ang ulan, pumasok yung ulan sa loob mismo. Tapos, dun sa parting islab nung bubong, binaha din yung loob ng chapter kasi nag-leak mismo, no? Kaya yun mismo po ang mga problema kapag hindi maganda yung pagkakadesign ng bubong, lalo kapag hindi akma sa tropical design or tropical climate ng ating bansa. So yun mismo ang mga nakakalimutan ng mga iba natin na kabaro. So design na lang ng design, no? Sana lang wala akong ma-offense dito. Peace sa inyo mga kabaro. So yan po yung mga dapat po natin pagtuunan ng pansin sa pagde-design ng bubong. So punta na po tayo sa ating main lesson, kung saan yung paano gumawa ng bubong at kung paano gumawa ng roof framing plan. So guys, ito po ang ating gagamitin ngayon sa ating part 3 ng structural drawing, yung ating ginamit din noon sa ating floor framing plan, yung second floor natin dito. So kung yung gagamitin nyo na plano ay bungalow, lagyan nyo lang ng roof line. Kung yung namang gagamitin nyo na plano, 2-story or more, lagyan nyo rin lang ng roof line. So yung roof line na ginamit ko dito, nilagyan ko ng offset na 1 meter plus yung gutter na 0.2 para sa residential yan, no? So depende po yan sa plano ninyo. So ito po ang ating roof line, no? Yung nakikita nyo na hidden or broken line dyan, tapos nilagyan natin ng indication, no? So ang gagawin natin dito guys ay buburahin natin lahat yung mga details dito, yung ibang dimensions, yung mga pangalan, yung mga fixtures, yung hagdan. Ititira natin yung isang single line dito sa taas, sa kanan, sa kaliwa. Tapos sa baba, magtitira lamang tayo ng single line. Tapos yung mga poste ay ititira natin. So, ititira din natin yung hidden line dito. Tapos burahin natin tong naka-indicate dito na roof line. Okay guys, so ito pala, ito ang magiging itsura ng ating drawing ngayon. Bali, binula ko lahat ng mga nasa loob ng hidden lines natin, no? Kasi gagawa tayo ng roof plan, no? Kasama yan sa roof framing plan natin. So ang gagawin natin, gagawan natin ito ng roof plan, no? So nakita nyo halos walang natira sa sa dimension. Ito lang ang natira, no? So gawin muna tayo ng roof plan, no? Okay, so ito po ang ating roof plan. Kung makikita nyo dito guys, ang ginamit ko na roof ay hip roof. Tapos naglagay ako ng mga materials dito dun sa taas. Pinakita ko yung gutter, yung 1-inch ridge roll, tapos yung hip roll, tapos naglagay ako ng indication dito na ang ginamit ko sa roof natin ay gauge 26 corrugated pre-painted roof sheets, no?
Kung makikita nyo dito sa roof natin, ginamit ko simple lang. Kasi guys, kapag gagawa tayo ng roof framing plan, medyo matrabaho. The simpler the roof, mas madali yung gagawin natin na roof framing plan at saka yung mga truss details. Siyempre, kung mas mahirap yung mas complicated yung gagawin nyo na roof, mas complicated din yung trabaho natin. Alam nyo, kami noong college, nagpapagandahan kami ng plano, nagpapagandahan kami ng roof. Akala namin hanggang doon lamang yon. Pero nung pinagawa kami nito, ang roof framing, Diyos ko po, ang hirap pala. Lalo na yung mga masyadong komplikado ang roof, ayun, medyo umiyak sila. So guys, pinapayo ko sa inyo, ngayon pa lang, kung nagpra-practice pa lang kayong gumawa ng roof framing, mamili na kayo ng simpleng roof. Pero huwag kayong pipili ng roof na hindi kakayanin yung bagyo dito sa Pilipinas. Yung shed roof, yung dos aguas, o yung gable. Hindi kakayanin yun kapag inangat yung harap nun, wala. At maaaring tanga yun, lalo kapag pag mahina yung mga frames nun. Ito, matibay-tibay ito. Kahit sa ang direksyon, tatalbog lamang yung bagyo, no? Yung hangin. So, enough with the explanation. So, proceed na tayo sa gagawin natin, no? So, ito yung first step, no? Roof plan. Then, susunod ay roof framing. So, ang gagawin natin, magbubura ulit tayo ng mga nandito. Lahat ng mga nandito, magbubura tayo. Yung pangalan, yung mga indications dito, yung gutter, yung fascia, yung hip roll, no? Tapos yung roofing materials natin, tanggalin natin yung mga arrows doon, tanggalin natin. Matitira yung single lines natin dito, no? So magbubura na naman tayo. Gagawin na natin yung roof framing plan. Okay, so ganito ulit ang nangyari, no? Binura natin lahat yung mga nasa loob ng linya natin. Tapos itong roof plan natin, ginawa na natin roof framing plan. So gagawin na natin to ng roof framing, guys, no? Okay guys, so bali ito ang ating magiging itsura ng ating roof framing plan. So kung titignan nyo, no, pinakita natin dito yung parang skeletal system ng bubong natin. So andyan yung mga trusses, nakaladlad yung mga truss system natin. Tapos yung mga parlina, napakita natin, no, na ilahad natin. So ang susunod na gagawin natin ay lalagyan na natin to ng label each. So paano tayo magle-label dito, guys? So bali, lalagyan natin ng pangalan yung mga trusses natin, depende sa dimensions at saka sa angulo. So dito meron tayong sa gitna, no, meron tayong pare-parehong truss. Ito, magkakahiwala ito. So ito ating truss 1, no? Tapos dito sa hip, meron din. Iba naman ang haba nito, tapos yung angle nito. So ito yung ating hip truss 1. Okay? Then last ay itong mas maliit na truss natin, no? Ito yung magiging truss 2. Yan yung magiging label nila.
Tapos lalagyan ulit natin ng level itong gutter tsaka yung fascia board natin at yung mga purlins natin, no? Yung mga lines na yan na tumatakbo sa kabuuan ng roof natin. And remember na yung angle dapat nitong hip truss natin against the fascia board kailangan naka 45 degrees to para yung mga purlins natin ay pare-pareho ng distansya sa bawat isa on all sides or slopes. So ang susunod na gagawin natin dito guys ay ile-label natin ang mga ito para para makumpleto na ang ating roof framing plan. Okay, so ito na ang ating final presentation sa akin, no, sa roof framing, no. So ito na yung pinaka final drawing, ano. So naka-detailed na lahat yung mga specifications. Guys, hindi ko na nilagay dito yung roofing material kasi sa roof plan nandun naka-indicate na po doon. So ang nilagay ko lang dito ay yung gutter, yung fascia board, tapos yung purlins, no, na tumatakbo all throughout the roof. Then yung mga label, yung truss 1, truss 2, tsaka hip truss 1. So ang susunod naman dito guys ay yung truss details, no. So gagawin natin yung pinaka parang pinaka major truss natin, which is yung truss 1. Okay guys, so ito na yung ating truss 1 detail. So kung makikita nyo dito sa drawing natin, pinakita ko ng mas detalyado yung truss 1 natin. So meron siyang mga kapal, no, tapos pinapakita ko talaga yung mga every details, ultimo yung mga roofing materials, tapos yung insulation nilagay ko dyan, tapos yung purlins nilagay ko din, even yung fascia board and the gutter. So dito nilagay ko yung mga importanteng specification, no, yung sa roof, which is gates 26 corrugated pre-painted roof sheet, yung insulation, yung purlin, yung gutter, yung fascia board, tapos yung tinatawag natin na hip roll, yung gusset plate, no? Yung gusset plate, yun yung nagdudugtong sa mga members natin, no? Yung top at saka web members. Okay? Top. Then, ito yung ating top cord. Mas makapal yan compare sa mga the rest of the web members. Yung top cord at saka yung bottom cord, remember, mas makapal yan. Mas malaki ang dimension niyan. So ito pa, so itong mga nakatayo, yan yung ating vertical web member, tapos yung mga nakatagilid, yan yung mga ating mga diagonal web members. So nilagyan ko rin dito ng height, no. Pag sa pagde-detail, importante yung ano, yung height mismo or yung pitch ng roof. So kailangan yung ilagay yan. Tapos yung pang-length dito, which is 3, kasi kalahati nung plano natin eh 3, eh yung buong span nun o width eh 6, kaya ginawa ko siyang 3. Tapos yung pagitan ng mga bawat vertical members natin eh tigwa 1 meters, no. So merong pasobra dito. Ito yung pinaka roof eaves natin, no, dito sa portion na to. So ganyan na magiging itsura ng ating main truss detail or truss 1 detail, mas detalyado. Bale, hindi ko pa nilagay yung mga specification, no, yung thickness ng dimension, no, kasi mas gusto ko na kayo mismo ang mag
mag-observe o mag-research sa mga sizes ng mga to. So ito, guide ko lang sa inyo, no. So re-research nyo na lang yung kwan, yung mga dimensions, yung thickness and yung height tsaka yung width ng mga bawat system natin, no? Yung top cord, ito ang ginamit ko dito eh angular na kwan na metal to, no, na pinagdikit kumbaga. So bigyan ko kayo ng kwan example dito, 2 angular, tapos yung dimension kunwari ay 2x4, no, ganun lang yung magiging kwan specification dito. So inulit ko, 2 angle, yung angle kasi angular, tapos yung width na 2, tapos by 4, tapos yung 4 yun yung one, yung depth, tapos kung isasama nyo pa yung thickness, for example 3/4, ganun. So 2 angular 3/4, 2 3/4 by 2 by 4, so ganun ang magiging sistema kung maglalagay tayo ng buong specification, example na lang dito sa ating top cord, no? So kailangan masipag din kayo sa paglalagay ng mga sizes, no? Kukomplikituhin ito. Ito, dito sa pinapakita ko sa inyo ngayon, hindi pa kompleto to kasi wala pa siyang mga specification. Kayo ang maglalagay ng mga specification niyan. Ayaw kong mag-rely lang kayo dito sa kung ano ang nakikita nyo, no? So next, gawa na natin ng schedule yung truss 2 at saka yung hip truss natin, no? Yung hip truss 1. Okay, so ito po ang magiging itsura ng truss schedules natin, no? So dito, dalawang klase lamang ng truss ang pinapakita natin, yung truss 2 tsaka yung yung hip truss 1 at tsaka yung truss 2 yung nasa baba. So inulit ko, hip truss 1 itong nasa taas at truss 2 yung nasa ibaba, no. So dapat nilalagyan pa pala ng pangalan tong bawat isa, no. Nilalagyan to, dapat may pangalan siya dito eh. So dito sa hip truss natin, no, ginamit ko lamang na linya e single line, no. Hindi katulad dun sa truss 1, double ledge mga ginamit ko. So single ledge lang na pagkapag schedule of trusses na. Pero pinapakita pa rin natin yung top cord, yung bottom cord, yung mga vertical tsaka diagonal web members, tapos yung height, yung span, tapos yung spacings ng mga bawat vertical web members, no? Then ganun din dito sa truss 2, no? Mas maliit nga lang siya. Pinapakita pa rin dito yung top cord, yung bottom cord, yung height, yung length, tapos yung mga vertical tsaka diagonal web members, no? Guys, sa pagkuha pala ng mga height ng mga ito kailangan kwan, mano-mano nyo talagang susukatin yung sa roof ninyo, no. So ako, ginawa ko lang itong edge kasi ako hindi ko maaaring kwan ipakita to na baka gayahin nyo lang, no. Hindi dapat ganun. So kailangan mag-explore din kayo kung ano, paano nyo makikita yung mga detalye na katulad ng mga to, no. So depende yan sa klase ng bubong din yun, no. So kapag dating sa ano, sa schedule trusses, single lines na lang po, no. Inuulit natin, so ganyan na lang po magiging itsura ng ating schedule of trusses.
Remember guys, the more complicated ang inyong roof, the more na matrabaho, no? Okay? So, yan po ang ating video tutorial sa araw na to. Sana nagustuhan po nyo. So, salamat po.